Hello mga ka-vlog-vlogan! A few inches later. Happy ako kasi ano. Naanak na yung kay gagawin ko, gagawa ko ng ano ngayon. Gawin natin productive yung Saturday natin. Total rest day. May gagawin ako para sa negosyo ko. Hindi, may gusto kasi akong ano, ipatayo. Sana soon. Pag nagawa na, tsaka ko na lang i-reveal kung ano siya. Tapos i-encourage ko kayong sumali sa akin. Kasi gusto niyo kumita ng walang kahirap-hirap, dito na siya. Anyway, nagawin ko muna yung letter ko. Bano ako sa computer, mga ka-vlog-vlogan, hindi ako marunong. Hindi ako marunong pumatay kahit yung music, di ko alam kung paano ko papatay. Okay, ayun, nahanap ko siya. Ayan, so alisin natin yung music. Tapos gawin muna natin yung letter natin. Anyway, kamusta kayo mga ka-vlog-vlogan? Anong magandang topic ngayon? Kamusta naman ang mga Sabado nyo? Nakapagpahinga ba kayo? Medyo nakapagpahinga din kahit paano. Pero syempre nanay duty, nanay's duty. Kailangan mong maglinis, kailangan mong magluto, pero hindi ako yung magluto. Kasi hindi ako magluto. Pero naglinis ako ng kwarto namin, kwarto lang. Kasi dito, hindi siya kagaya sa Pilipinas na ang bahay talagang sa'yo lang. Kumbaga, kung sa pamilya, isang pamilya lang talaga yung nakatera dito. Syempre, kasama ko yung parents ko, kasama ko yung kapatid ko. So, kanya-kanya kaming linis. Minsan, pag sinisipag yung nanay ko, dinadami dyan din yung kwarto namin. Pero pag ako yung naglilinis, ako lang yun. Yung kwarto lang namin nililinisan ko. Kusina, tsaka sa, ay, kusina, tsaka banyo. Weather-weather pa akong maglilinis talaga. Tapos, eto na nga, sisimulan ko muna yung letter ko. Parang wala akong magagawa, hindi rin ako marunong gumawa ng letter. Gaganyan siya. Diyan ba ako magsusulat? Sabi ko sa inyo, hindi ako marunong. Anyway, pag nanay ka, didiskarte ka talaga. Hindi sapat yung iisang trabaho, mga ka-vlog-vlogan. Gagawa at gagawa ka ng paraan. Nakikita ka nila doon, te. Pag-hi ka doon, no? Doon, no? Doon, no? Doon, no? Te! Yan nga. Hindi sapat yung iisa lang yung pagkakakitaan mo. Although may trabaho kayong mag-asawa. Pero di ba pag nanay ka kasi gusto mo mabigyan mo ng magandang buhay yung mga anak mo. Lalo na pag yung time na
na naranasan mo yung hirap. So, gusto mo, mas better naman yung future nila. Ako, yung gusto ko sa mga anak ko, syempre, gusto ko na kahit ano pang gustuhin nila sa buhay nila, gusto ko lang na maging maayos yung future nila. I mean, yun bang, ayoko, hindi sa ayoko maranasan nila yung hirap na pinagdaanan ko. Siguro, ayoko na yung nagkukod-kod sila sa ng inedoro, di ba? Ang hirap kasi ng ganun eh. Yung makikita mo yung anak mo na naglilinis ng ibang bahay, o kaya kailangan niyang maghabol ng oras kasi kailangan niyang kumita para sa sarili niya. Siguro, syempre, magtatrabaho at magtatrabaho sila. I mean, mag-work sila para sa ibang mag-work sila sa isang company, ganun. Kasi ganun naman talaga eh. Pero at least yung hindi sila kagaya ko na maghahabol ng oras, okay, magi-stay sa trabaho ng hanggang gabi, 'di ba? Parang syempre mas gusto mo na